talagang pag hanggat hindi ko nakukuha, hindi ko naayos, lalo si Direk Manny, kapag may mali kang emosyon at mali kang nabanggit na linya, talagang kinakat niya. So laking pasasalamat ko na ganun yung mga feedback sa akin ng mga management dahil po yun sa kanila, sa tulong nila. So yun po, maraming laking pasasalamat. Nakita rin talaga ng viewers, Ronnie, kung kano mo kagaling na binigay dito sa teleserye. Salamat po. Salamat. Saka yun, it's okay. It's kasi learning process naman lahat. Yes. Naman yung parang off the bat, alam mo nang galing. Yes. Diba? Yes. Parang Lois, parang veterana na sa buhay. Ah, talaga ba? Alright, Alex. Ayan na. Shoot your question. To Aaron, to Chi, to Loini, to William, to Lon, and to the two directors. Okay. Pwede bang lahat na kasi? Kasi pang-matanda yung tanong. Pang-matanda yung tanong. Sorry ah, sorry. What are you afraid about death? Not knowing when you will die? Not knowing how you will die? Or not knowing where will you go? In heaven or in hell? Love it. So tatlo yun. How will you die? When will you die? Or where will you go? Heaven or hell? Chi? Ako, wala sa questions na yun. Kasi ako, about sa death, ang outlook ko talaga is ano yung impact na nabigay ko sa tao or sa sarili ko or nagawa ko ba yung gusto kong magawa bago ako makuha. yun. And I hope kung saan man ako mapunta after everything na nangyari is worth it pa rin yun. Era. Ako, this past few days kasi parang yung mga kaibigan ko parang nagbibiro ako about death, yeah. Actually. Kaya nagod ako sa question na huwag na matay ka, ano ba gusto mo? Sa coffin ka ba? Cremated ka ba? Or what? Ako kasi sabi ko nga, mas gusto ko sana yung cremated. Okay. So, but, you know, sabi ko nga, I think naman, marami din naman akong, as long as alam ko na yung, nagawa ko na yung role ko sa mundo, and kasi sometimes hindi mo kasi masasabi talaga yung buhay. And siguro pag namatay ako, mas gusto ko yung, ano, mas tragic. Ganun. Oh, really? Parang mas gusto ko yun. Ayaw ko. Mas traumatic? Ayaw, parang masasabi ko. Huwag naman. Yung kunyari, accident, or nabaril ka, or what. Ganun lang. I don't know why, but huwag naman. Pero yun lang, and ayun nga, siguro pag dumating na yung time na yun, ang wish ko lang is yung mom ko umuwi dito from Japan, yun. Kasi hindi kami nagkita talaga for so long. Okay. And ayun, and siguro as long as sabi ko na nagawa ko na yung role ko as a son sa mga magulang ko, and nakagawa din naman ako ng tama, nakatulong ako sa kanila, and siguro, ganun, hindi ko din alam kung sila ako pupunta, to be honest, pero kung saan yung plano ni God, so tatanggapin mo lang yun. Alright. Okay. William? Bigat naman ang tanong. Actually, ano ka lang cute nga ng question. Actually. You're on, Will. Oh, Will. Hello? Yeah. Hi. Mahirap siya sagutin, pero sa totoo lang, I'm not afraid to die. Anytime. Kasi madalas may constant communication ako with God. Alam ko hindi mo siya sumasagot, pero naririnig niya ako. I'm very religious. Ganito lang ako, mukhang gago lang ako. Palatawa, ganyan. Pero lagi mo kinakausap si God. Every time pagkagising ko, God, I'm so thankful na umabot ako sa gantong edad. Wala lang ako masasabi. Kasi if I'd be umabot sa gantong edad, sa inabot ko, iba 20s pa lang, early 20s, kinukuha niya na. Pero ako pinabot sa ganito. Binigyan niyo ako tatlong anak, binatapos yung dalawang anak ko, may mga apo na ako sa kanila, at meron pa ako isang graduating ngayon na anak ko at magka-college pa. Ang hinihiling ko lang, patapusin niyo yung puso ko na mag-college siya, makatapos may pamilya, anytime Lord, kunin niyo ako, I'm not afraid to die. Kasi I've been through ups and downs in my life, andyan na yung masaya ako, nagkaroon ng anxiety, nalungkot ako. So lahat, kompleto rekado ko eh. Kompleto rekado ko na binigay ni Lord mga challenges na lahat na kailangan harapin ko. Kung ano yung binigay niyo sa akin, ibig sabihin, binigay sa akin kasi kaya ko.
Pag hindi ko kaya, hindi niya bibigay sa akin kasi mahal niya ako. Ganun ako ka-religious. Ang isang kahilingan ko lang sa kanya, Lord, kung kukunin niyo na ako, please, don't prolong my agony. Yun lang. Kung kukunin niyo ako, madaling kunin. Right. Ano ka pahirapan? Yun lang. That's a nice prayer. I love my Lord. I love my Lord. Our Lord. It's like he's praying. Ang ganda naman. Yun. What about you, Lakla? I'm so happy. Napakasaya mo ngayon, Lakla. Damang-dama namin na masaya ka sa buhay. Ganun ba? Thank you. Ako na i-deny kung ayaw mo, Chico. Siguro po ano, siguro when it comes to death, binibigay ko na yun sa Panginoon kung paano. Kasi sabi nga, di ba, hindi pa tayo pinapanganak. Alam na rin ng Panginoon kung saan papunta ang buhay natin. More for my family, more for my children, more for the people who love me that I will leave. Mas sa kanila siguro yung dasal ko na maging okay sila, maging masaya ang buhay nila, at matanggap nila kung ano man yung nangyari or kung paano din ako mawala. So, pero lahat yung pinapos sa Diyos ko na kasi siya naman ang mas nakakaalam ko ano yung mas makakabuti para sa akin lahat. Parent talaga, no? Yung prayer mo for your family, for the kids. For my children. Unconditional. To the two directors, the same question. Direct Georgia? Ako rin, parang hindi ako natatakot sa death as long as naging mabuting tao ako at nakatulong sa iba. Hindi mo ko-questionin na Diyos kung saan ka pupunta. Nice. Direct money. Halos ko kami sa pati Georgia. No? Ako, it doesn't matter when or how or where I will die as long as sana I was able to live a life that na naging mabuti akong tao, nakatulong din ako sa iba, so that when I face my Creator, sabihin niya na yun, you did good, so you deserve a place in heaven, and yun, yun ang masipag na sa akin. Amen, amen. Ronnie and Loisa. Ako po, hindi po ako takot mamatay kasi kasi dumaan na rin ako sa point na parang gusto ko na din. Yung may ganun, oh. Parang... So... Ayoko na gano'n. Pero ang sinasabi ko, nang na-realize ko na yun, dumating ako sa point na parang hindi ko na kaya. Siguro parang okay lang na wala na lang ako kasi ang hirap. Ganyan. Pero nung na-realize ko na baka tinatapit lang din ako ni Lord, baka nawawala ko na sa landas mo. Doon ako nabuhay na hindi pa pala ako dapat manghihina dahil sa ibang tao. Dahil kung meron akong kasalanan or may nagawa akong mali, kundi sa sarili ko yun, hindi dapat sa ibang tao. So, nung after na na-realize ko na, Lord, sorry, mali pala yung nasa isip ko dati. Yung mga nangyari pala sa akin, tama si Tita Lot na alam na ni Lord yan bago mo pa mangyari. And ang importante is, saan ka ba pupuntang way? And yun, naniniwala din po ako na malaking kasalanan or maliit sa mata ng Diyos, iisa lang yan. Once na tinanggap mo si Lord sa life mo, sa buhay mo, sigurado sa heaven ka mapupunta. Yun lang po. And naniniwala ako na lahat naman tayo eh, kung choice natin mapunta sa heaven, hindi naman madamot si Lord, ibibigay niya sa po yun. Amen. Ang ganda ng Lord. Ang ganda. Ngayon, naiiyak din ako kung paano ko susundan yan. Hindi ako po, hindi ako takot. Hindi po ako, simple lang po, hindi po ako takot mamatay. Handa po ako kung kailan man yan dumatay. Kasi dun po yung isa sa rason yun, kasi ako po, masaya po ako eh. Kasi tanggap ko po na anytime, pwede ako pag nawala ako, alam ko sa lakin ako pupunta. One more question, isa nila. Okay. Ang bigat-bigat naman ang questions ko.